Welcome back sa ating garahe. Ngayon, gagawin lang natin magpapatran tayo ng gulong. Kasi, kita nyo pudpud, no? Isang taon na higit na yan. Stock pa yan. Papatran tayo ng gulong, pati brake pads, rear pads. Sasabay na natin kami. Actually, ganyan lang ang diskarte dyan, no? Huwag mo tatanggal ka ng magis. Patagilid mo lang sa gamit yung center stand, tsaka side stand. So, ganyan siya. Safe naman yun. Hindi naman yung basa tutumba. Ganyan talaga ang purpose ng center stand. Kaya mapapansin nyo, mahahaba yung dulo ng center stand ng mga automatic gaya ng NMAX Aerox. Dahil yun talaga ang gamit nun. Kasi kailangan mo siya itagilid ng ganyan para matanggal natin to. Ako na magbabaklas kasi baka hindi marunong yun dun sa vulcanizing. Baka masira pa eh. Ano natin kakalusin? Itong pipe. Yun. Tapos itong swing arm and then yung rear set para ma-access natin itong pagtanggal ng mags mamaya. So I think kailangan natin dito ng 12 na wrench, G8 I think 14 dito naman sa caliper 12 wrench. Dito naman 24 pasok na lang yung thread. Grabe, bilis mo pala lang yun. Pit. So ngayon, binalik ko muna itong caliper guys kasi sobrang higpit na ito. Gagamitan ko muna na itong bar manual tapos yung 24 na sa akin. Then so, nakapress yung rear brake. Nalagyan ko muna ng tape para may kontra yung gulong. Habang binabaklas natin, uluwagan lang natin yun. Success.
dito, tatanggalin din natin itong cover. Wala. Itong cover ng radiator cover. Tapos, tanggalin natin ito kasi hindi natin magagamitan ng tool to eh. Medyo tumatama rito sa cover ng radiator mismo. So, ito yung kotso lang to. Yung sakit na itong dalawa. Actually, lang ito. Apat. So mga sir, ito palang NMAX ko. 1 year and ilan taon na ba ito? October 2019 ko nakuha ito eh. October, November, December. April. So, 1 year, 7 months na. Never pa nga tatanggal yung mags na ito. Or yung itong mismong car, stock car. Yan pa rin yun, hindi pa napapalitan. May balance yung mapapalitan. So medyo upod na eh. Lumodulas na siya, so hindi na siya safe. So, good thing na ako lang yung nagbaklas kasi kung sa vulcanizing ko ito dinala diretso, malamang sa malamang eh nadali to. So tip ko lang yung mga bago siguro kasi 10,000 plus na tinakbo na ito, 10-3 overall ano lang siguro from time to time pag naglilinis kayo try nyo rin baklasin para nagagalaw itong ano, tapos itong tawag dito itong nut ng rear mags, tapos lagyan nyo ito ng WD kasi tignan nyo, kinain ng kalawang. So siguro feeling ko sa loob nyan mamaya kita natin pag binaklas natin ito baka kinain na ng kalawang kaya sobrang hipit. So tanggalin muna natin ano ba ito? Tanggal na yung rod cover. So may access na tayo dito. Maya. Tanggal na itong caliper. Tanggal na yan. Kasi ito guys, pwede nyong linisin to kung gusto nyo. Maya, try ko. Linisin natin yan. Baka madumi na yung sensor ng ABS eh. So, I think ano size ba ito? 12. Or G's. G's yata yan. Shock. Kita. So, pwede nyo rin luwagan dun. Mamaya, iusok natin yan para matanggal ito. Tanggalin na natin ito. Kasi nga pala ito ha, baka maputol kasi pagka ganyang nakalaylay. Oh, grabe. So, napakarami na ng sensor natin oh guys. Grabe, parang may amag na. Linisin na rin natin yan mamaya. Success! Natanggal na natin. Matatanggal na natin yung mag sa wakas. Ito. Yung spacer. Hindi rin iwawala ito.
At itong sensor natin, lilinisin din natin, tatanggalin natin. Pero gagamitin natin ng T25 to yung special tool, star yan, star allen. Tanggalin natin yung mugs. Ito yung itsura. Makikita nyo. Alas kinain yun. Hindi naman kinain yung loob, pero may kalabang siya. So kaya ang hirap baklasin kanina. Okay. So ito yung mugs. Umay, tatanggalin ko rin ito. Lilinisan ko. Tapos dadalhin ko to sa vulcanizing shop mamaya. Dahil mainit pa tanghaling katat. Siguro mamayang hapon na. Dadalhin ko yan. Tapos maglilinis tayo mamaya. Okay. So ano lang, recap ko lang yung tools pala kanina kasi hindi ko na i-share sa inyo. So, meron akong ito, yung pack wrench, pero sad to say, hindi kinaya yung bolt dito sa rear mags natin. So, pinamitan ko siya nitong aking long bar and extension, and pinamitan ko siya ng 24mm na socket para dito yan sa rear mags. Tapos size 14, I think size 14 is para dun sa size 14 natin. Size 14 socket wrench para yan dito sa swing arm kanina, sa swing arm, and then para nababa, swing arm tsaka dun sa pipe, sa mga bolt ng pipe natin. Tapos 12 na socket wrench dito yan sa ano, sa pipe dito sa may M-block yan, sa pipe yan, pupunta sa engine block. Size 10 ito. Size 10 to, so para dito kanina dito sa cover ng radiator natin. And ito ba, ganyan natin yung sakit yung kanina. So actually yan lang, normally yan lang yung ginamit ko. Tapos dito I think size, ano bang size to, size 10, yeah, size 10 pala, sorry, size 10 to para dito sa bolt ng mga to sa ating ABS sensor, yung ano nya, sabi rito, itong kanyang holder, cable holder. Ayan. So, itong bolt yun nandito. So, pero mamaya na mapapakita ko sa inyo pagka binalik na natin. So, i-rundown ko lang ulit yung mga tools na gagamitin tsaka bolts para may idea kayo. So, actually, yan yung technique. Mas madali pag nakaganito siya kaysa yung naka-center stand. Kasi, mas maka-access mo to. Hindi mo kailangan yumuko. Tapos makikita mo agad yan dito. Yung bolt ng pipe sa, ano, sa block. So ito, tapos na natin tong linisin. Actually, di ko naman nilinis ng buo. Nilinis ko lang muna dito sa may bandang crankcase yung pagkakabitan natin ng mags. Eh, nilinis ko na rin yung mags doon, pati yung mga ibang binaklas natin, yung radiator cover, yung spacer dito. Tapos ito pala yung, ito pala yung gagamitin natin gulong. Primax SK72 the Crow. So same size ng stock, 120-70-13 sa front, tapos 130-70-13 sa rear. Bale, nabili ko to kay ano, kay Kuya Cards Motorcycle. Kuya Cards Motorcycle Trading. So ito yung link niya. Mura yung mga items diyan. And digi seller yan si Kuya Cards, kaya good deal sa kanya. Kaya pag may mga hanap kayong parts ng motor, mga pyesa, pwede kayong mag-check sa FB niya or i-message niya din, order kayo sa kanya.
Okay? Tapos ito pala yung ano, nilinis ko na to. So nilinis ko na yan. Okay na, mamaya palit tayo ng gulong. Dalhin kayo sa vulcanizing shop mamaya. So nilinis ko lang. Few moments later. Ito. Pakabit na natin yung gulong dito sa rear mags natin. So ikakabit na natin siya dito. Okay? So bago ikabit, lalagyan ko muna ito ng grasa konti. Tapos salpak na natin lahat din. Yung sa harap siguro, sunod na lang natin yun. Pagka nakabit ko na ito, dadalhin ko sa vulcanizing yung harap na gulong para mapalitan natin. Lagyan ko rin yung mismo. Lagyan din natin to. Kabit na natin, napakabit na natin yung gulong, na ibalik na rin natin yung mugs sa dati niyang pwesto. So nakabit naman natin ng tama. So ayan, yung sa harap hindi ko pa napakabit, so madali na lang yan. Dali ko na lang yan sa vulcanizing. Actually kaya natin ginawa yan, DIY na yan, ng pagbaktas ng rear mugs, kasi yung mga ganitong klase ng motor, yung NMAX, AROX, yung ibang automatic, yan yung isa sa mahirap na gawin ng yung sa vulcanizing eh. Kasi yung mahirap kasi yung iba, walang tamang tools, walang idea paano talaga magbaklas. So nakita niya naman kanina, ang dami natin tinanggal. Merong tinanggal natin yung pipe, yung swing arm, diba? Tapos ang hirap patanggalin nung nut na yan sa rear mag. So diniskartehan na lang natin, buti natanggal natin. So kasi yan pa lang yung first time na natanggal siya at napalitan yung gulong. So ayan, safe na biyahe natin. Kailangan na lang natin palitan yung gulong sa harap. Okay naman siya, makapit. Natest ko na yung tamang PSI nung gulong na to sa likod. In-adjust ko na kanina. Ginawa ko lang siyang 21, kasi yung standard nito sa NMAX is 22-22 harap likod. Yung 22 PSI na hangin sa likod, sa gulong. So ginawa ko, binawasan ko lang ng tig isa para hindi masyadong matigas, kasi parang masyadong matigas eh yung 22. Okay, so yan lang muna. Tapos yung rear caliper di ko muna nilinis kasi, or pinalitan yung brake pads kasi makapal pa. So pwede pa yan, sa susunod na lang natin gawin yan. Okay, so I hope may nakuha kayong idea sa pag DIY natin ngayon. So comment lang kayo kung mayroon kayong suggestion na next natin pwedeng DIY, or yung mga questions or any concerns pa. So thank you for watching. Bye-bye.